Pengamad lang people. Mga kabady at mga paps natin dyan. Good morning, good morning. May kwento lang ako, no? May kwento si Papa Terdy. So kasi, maaga pa kami nagising para magmalingke. Anong nangyari sa amin? Siyempre ako, puro naman ako trabaho. Yung partner ko tsaka yung kapatid ko rito, hindi naman yan lumalabas. Hindi namin alam yung mga bagong mga pinapatupad ngayon, no? So, namalingki kami ng kapatid ko. Pumunta kami ng, ano, ng altura. Buntik na kami mahuli. What? What the fuck? So, hindi namin alam, no, na ano pala na total lockdown na pala dun sa Sampaloc. So yun, maganda pa yung gala ni Papa Terdy nyo. Sarap na lakad-lakad dami ng kapatid ko puntang palengke. Sabi namin, ba't walang tao? Yung pala lockdown, no? Lockdown pala sa Sampaloc. Kaya muntik na kami mahuli na sita kami ng pulis. Pag hindi daw kami umuwi, kukulong daw kami. Oh my God! Wow! So, sa lahat ng mga taga Sampaloc dyan, no? Sa dito sa Manila, Manila area. Kasi yung Sampaloc sa Santa Mesa, magkadikit eh. So, taga Santa Mesa kasi si Papa Terdy. So, lahat ng mga taga Sampaloc dyan, ah. Wag na wag kayo lalabas sa bahay nyo. Total lockdown kayo. Ang pagkakaalam ko, kasi nagtanong ko dun sa barangay, 48 hours daw lockdown yung Sampaloc, no? So, sarado lahat. Wag kayong lalabas. Kasi doon sa dinaanan namin, yung pinakita ng pulis yung mga nakakulong, marami. Marami silang nahuli. So, nasa ano siguro nahuli nila? Mga nasa 10 mahigit. Damn! So, muntik na kaming madagdag doon, no? Kasi, pag-alagala naman. Patay sana. Patay sana kami ni Papa Terdy. So yun, announcement ha. Sa lahat ng mga taga Sampaloc, Manila, bawal lumabas ng bahay ha. Sumunod tayo sa mga pinapatupad nilang batas. Kasi hindi tayo nanonood ng balita. Oh no! Ah, kasi, yun nga, yung bad news nga, extend na naman yung ano, yung quarantine na naman dito sa mga NCR. Ha? Hanggang May 15 na. Jesus Christ, kay Lord. So, ano, magpapakahirap tayo nito. Paano kasi, maraming mga tao dyan na hindi marunong sumunod, no, sa mga pinapatupad nilang batas. Marami pa rin lumalabas. Yung iba, tumatambay sa labas ng bahay. Sabing sa loob nga ng bahay, ang kukulit eh. Ayan, tingnan nyo, extend, di ba? Ayaan nyo lang kasi yung mga frontliners natin yung sa labas, no? So, kung hindi naman kayo frontliners at wala naman kayong ginagawa, tambay lang kayo sa labas, huwag kayo tumambay. Pumasok kayo sa loob, doon kayo sa bahay nyo magmukmok. Ayan, maraming nahuli na sa Sampaloc. Ang ginagawa na lang ng mga pulis para mas maganda, nagpapalipad sila ng drone, no? Para huli agad. Sa drone kasi siyempre sa taas siya. Makikita kung sino na sa labas yun, uhulihin nila. Kasi pag naglalakad ka lang, makita sa malayo, tumatakbo na. Kaya inuuna nila drone. No? Gandang idea yun. So, ayun na. Mga kapaps at mga kabady, muntik na tayo mauli. Pero, buti na lang. Yun nga lang, hindi ko na picturean yung checkpoint na yun, tsaka yung kulungan, no? Hindi ko na picturean, tsaka hindi ako nag-vlog doon sa daan kasi tawa kami ng tawa na kapatid. Kaya, nagmadali kami umuwi, no? Baka mahuli pa tayo. So, may dudugtong lang din pala ako, no?
sa lahat pala ng mga ano, ng mga YouTuber, lalo na yung mga small YouTuber, no, na hindi pa alam yung mga rules and regulation ng mga YouTube natin. Guys, punta kayo minsan sa ano, sa YouTube, no. Basahin nyo, tingnan nyo yung mga rules doon na pinapatupad ni YouTube, kasi marami akong nakikita na mga maling ginagawa ng mga YouTuber, no, ng mga small YouTuber tulad ko. Kahit ako, guys, sinamin ko nung una, marami din akong mali na ginagawa. Kaso nga lang, nung meron nag-advise sa akin na wag ko daw gawin yon, yung mga ganyan-ganyang gawain, yung mga, basta yung mga mali mong gagawin, kasi nakaka-spam yun sa YouTube mo, no, bali maging baliwala yung YouTube mo kapag marami kang violation na mga ano na gagawin. So mas maganda, guys, magbasa-basa kayo minsan sa ano, sa rules and regulation ng YouTube para alam nyo. Iwas-iwasan nyo, guys, mag-comment, lalo na pag doon kayo sa isang channel ng isa sub nyo. Iwasan nyo mag-comment doon ng sub to sub. Bawal na bawal yan. Spam po yun. Tapos yung mga, basta kung ano-ano mga pinagsasabi doon, minsan kalabit, minsan ganoon. Medyo matalino kasi si ano, si YouTube, no. May mga translator yan sila na malalaman nila kung ano yung mga pinagawa ng mga YouTuber. So ingat-ingat kayo sa mga ganyang sinasabi, lalo na yung sub to sub na yan. Kung tips na lang, kung pinapanood nyo yung isang channel ng YouTuber, kung ano yung piniplay doon na video, mas maigi na mag-comment kayo doon sa comment section kung ano yung about doon sa video niya, no? Sakali, nagluluto siya. So, i-comment nyo doon. Huwag kayo mag-comment doon ng sub-to-sub. I-comment nyo na lang doon. Wow, ang sarap ng pagkain ni Ma'am. Nakakabusog. Ma'am, pahingi. Oh no, God! No, God! Please, no! Yung parang ganun na lang, no? Para at least parang maano naman sa kabila na alam niya na yung gagawin niya, ibabalik niya sa'yo. Huwag kayong magsabi na, Ma'am, sub-to-sub mo ako, visit mo naman ako sa bahay ko. Wag na yung ano yun, wag yung gagawin yun kasi spam yun, mahuhuli yun. Then, isang tips pa, number one tips para pasok talaga kayo at hindi maging spam yung YouTube channel nyo, guys. Once na nanonood kayo at gusto yung mag-sub dun sa ano, mag-subscribe dun sa channel na pinahan nyo, itong pinaka-the best na tips, guys. Panoorin nyo muna, no? Panoorin nyo muna yung video. Makinig kayo lahat, ha? Sa lahat ng mga YouTuber, small YouTuber na hindi pa alam ito. Panoorin nyo muna yung video ng channel na yan na gusto nyo i-subscribe. Panoorin yung video niya. Paabuti mo man lang kahit 3 minutes to 5 minutes yung video, no? Bago nyo ito, i-click ng subscribe. Tsaka lalong-lalo na i-click nyo yung notification bell para pasok kayo dun sa listahan at madagdag kayo dun sa subscribe ng tao na sinusubscribe ninyo. Pwede naman na iunan nyo muna yung like, tapos mag-comment kayo sa baba kahit wala pa yung 3 minutes. So nauna yung likes, nag-comment kayo, balik kayo sa video niya. Antayin nyo, guys, na matapos ninyo yung 3 minutes man lang. Kahit 3 minutes lang, kahit pabutin nyo sakali, 3 minutes ang 3.5, mga kaya 3.10. Kung maganda yung video niya, napasarap kayo, hindi haba-habaan nyo na bago nyo talaga ipindutin yung subscribe na button tsaka yung notification bell. Importante yon, yung notification bell na yon, para pasok kayo dun sa isubscribe yung na tao. Kasi minsan pag hindi napindot yung notification bell, minsan hindi yun pasok, eh. Hindi yun pasok sa banga, sinasabi nila, no? So wala namang mawawala sa inyo kapag pinindot nyo yung notification bell, guys. Tandaan nyo yan. Kasi syempre kailangan tulungan mo rin yung channel mo kung gusto mo ma-monetize ka, no? Tulungan mo yung channel mo, wag kang ano, wag yung parang nag-take advantage ka dun sa kapwa ka YouTuber mo, wag. Tulungan mo YouTube mo, tsaka tulungan mo sarili mo, wag kang magsinungaling, no? Going straight kayo, ganun ang gawin nyo, ha? Manood kayo ng video, nang i-subscribe nyo, 3 minutes to 5 minutes, bago nyo pindutin ang subscriber, tsaka yung notification bell, no? At mag-iwan kayo ng bakas, yung sinasabi nila mag-iwan ng bakas, mag-comment kayo kasi babalikan kayo yan ng mga sinusubscribe ninyo, no? Mag-iwan ng bakas. So yun ang pinaka magandang tips ko na ibigay sa inyo. So guys, yun lang muna sa umagang ito at marami pang gagawin. So ingat and God bless. Papa 30 Bauer now.